Hi guys, welcome ulit sa Sian TV. So ayun, another video, another tutorial, another lesson po ang gagawin natin ngayon. Una sa lahat, nakikiuso po tayo dito sa Ducati na mount. Kaya nga lang, nagtataka ko yung mount natin motor, pero yung tunog kabayo, ano ba to, flat? Diba? So, ayun nga, guys, sa mga bagong viewers natin dyan, sana po mag-subscribe kayo para ma-notify kayo sa mga next videos natin. Ayun. So, pag-usapan natin ngayon is about spirits. Yun. Ano ba yung spirits? Diba? Yan yung mga ano, yung mga espiritu ng mga yumao. Mumultuhan tayo ngayong gabi, guys. No! God, please, no! 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 So, discuss natin yung relation ng spirit. Paano palakasin yung spirits natin? At saka ano ba yung ano, mga tamang gawin sa pag-build ng ating spirits at kung gaano ito ka-importante. Yun. So, simulan natin. Espiritu ng lumilipad na baboy na sumusunod sa akin. Nangiyak siya. Oh my God! Yun. So, ano ba yung spirits? Para sa mga baguhan dyan, para sa mga newbies, sa kakasimula pala ng larong inyo, yung spirit po kasi yan yung ano, tumutulong sa atin sa pakikipag PvP. Kasi may skill itong binibigay at saka may stats din itong binibigay. So, para maging malakas larong ito, isa sa mga kailangan nating palakasin is ang ating spirit relation. Ayun. Kung pangit yung relation mo, pangit yung spirit mo, mahihirapan ka makipagsabayan dun sa mga mamaw ng mga spirits. So, ano ba yung spirits? Ayan. Una sa lahat, guys, i-select natin yung spirit na babagay sa klase ng pakikipagduelo na babagay sa style natin ng pakikipagduelo. Ayun. So, para sa akin, ginamit ko ito yung Flying Pig kasi para itong pinagsamang Azure Flame, Razor, at saka Whale. Bakit? Azure Flame kasi mataas yung damage bonus niya. Razor, kasi yung skill niya, 5 star skill niya, is invulnerability. Yun. At bakit Whale? Kasi yung 3 star skill niya, is, may reflect, magbabuff siya, ng reflect damage, sa owner, 100% reflect damage, habang ina-atake ng kalaban. So, paano palakasin yung spirit? Una sa lahat, kailangan natin siyang i-upgrade yung battle spirit natin. Kagaya niyan, upgrade natin siya. Pagkatapos, kailangan natin siyang star up hanggang star 5. So, ano bang kailangan sa pag-i-star up? Ito yung kailangan natin mga materials. Spirit Stone, Demonic Stone, at saka Sacred Stone. Ang Spirit Stone at saka Demonic Stone nakukuha natin sa Spirit Recycle at saka sa Spirit Ruins. Ito namang Sacred Stone, nakukuha natin siya sa pagre-recycle ng mga orange na spirit. Example, recycle tayo ng orange, guys. Yan. Siguro nagtataka kayo kung bakit marami ako razor. Pina-exchange ko siya, guys, sa ano, sa Magic Tarot. Hanggang makuha ko ang ano, damage penetration.
kagaya niyan. So, recycle tayo. Kailangan natin ng razor. Ito, wag to. Maganda to eh. So, kailangan lang natin ng orange spirit. Actually guys, chance lang na makakakuha tayo ng sacred stone pag nag-recycle tayo. So, subukan natin. Isa-isa muna guys. Boom! Yun! Diba? Nakakuha tayo ng isang sacred stone. So, wag na natin i-recycle yung isa, sayang. Pag-display lang ng warehouse. So, yan yung isa sa mga requirement sa pag i-start up ng ating spirits. Pag na-reach na natin yung star 5, na-unlock na yung 5 star skill niya. Kagaya nyan. Gaya nitong whale, meron siyang 100% HP at once for its master. Ito namang golem, meron siyang 8 seconds player's dodge. Yun, ini-increase niya. Actually, umaabot niya ng 4 million yung dodge mo pag ginamit mo to. Kaso nga lang, ang kinasama ng golem, kasi madadodge mo nga lahat ng damage ng kalaban. Kaso in the long run, hindi kasi nadadodge yung elemental damage. Kaya kahit madodge mo pa yung damage ng kalaban mo for 8 seconds, 25 seconds cooldown, yun, tatamaan ka ng elemental damage at saka ma-stun ka pa rin. Ito kasing pig, although 5 seconds lang siya, pero wala ka talagang matatanggap na damage for 5 seconds, as in zero damage, pati yung elemental. So kahit gano'ng pakalakas damage at elemental ang kalaban, wala kang marireceive na damage. Ang whale naman, gamitin natin siya pag malito yung HP natin. Kasi maganda tong whale sa Blade Knight. Kasi walang hilang Blade Knight, makunat, mataas yung HP. Kaya pag ginamit natin, automatic full agad yung HP ng Blade Knight. Pagkatapos, kaso ang problema nitong whale, during war, hindi siya ganun ka-useful. Kasi yung cooldown niya, ng skill niya, 2 minutes. Yun. Hindi 2 minutes, 180 seconds. So 2 minutes and 30 seconds yung cooldown. So, kailangan mong, for example, sa one-on-one battle, kailangan mo mag-survive ng another 2 minutes and 30 seconds para magamit ulit yung skill ng whale. Hindi kagaya ng pig, mababa yung HP niya, pero ang skill niya naman is invulnerability at 25 seconds cooldown lang. Yun lang, ang bad part naman sa pig is sobrang baba ng HP na bigay. For example, Razor. Pwede naman ako mag-Razor, di ba? Para may HP. At saka invulnerable din yung skill. Kaso, mas maganda sa akin yung damage type. Kasi, kaso kailangan mo dyan, kung nag-damage type ka, malakas yung inner stats mo. Pang-compensate sa nawalang HP. Pag ginamit ko yung Razor or Whale, yung HP ko magiging from 14 million magiging 18 to 19 million. So, sacrifice ko yung 4 to 5 million na HP para sa 465-64 na damage bonus. So, kailangan natin palakasin yung inner stats natin, damage resist, damage reduce, at saka damage absorb to compensate the lost HP. Saka may heal naman yung diviner eh. Kaya okay lang. Maganda yung pick sa diviner at saka archer. Kasi may heal. So, kahit mababa yung HP, nakukompensate ng inner stats at saka heal.
Yun. So, awaken. Kailangan natin ng material sa pag-awaken. Spirit Awaken Stone. Mabibili natin siya sa Warfit Shop. Secret Stone, Demonic Stone, at saka Spirit Stone. Yan, yan yung mga materials na kailangan natin para i-awaken. Kailangan natin siya i-upgrade up to 100 to 100 para pwede natin siya i-awaken. Kaso kulang pa yung materials ko, hindi ko pa siya ma-awaken for. Yun, so yung battle spirit mo dapat, yung bagay sa battle style mo din. So ano naman yung ano, yung support spirit. Itong tatlong to nasa ilalim ng pig, sila yung tinatawag na support spirit. Anong pinagkaiba? Bakit level 100 lang silang tatlo? Kasi yung bigay na stats ng support spirit is only 20% sa total stats niya. Example, si Golem mayroon siyang 40% na damage bonus at saka 46% na HP bonus. So hindi natin makukuha lahat ng yan. Only 20% of that stat mapupunta sa atin. So ano ba yung 40% ng 20% ng 40% na damage bonus? So 8, mga 8% lang. 'Di ba? Tama ba ako? 50% is 20. Oo. So 20% is 8% lang yung mapupunta sa atin. At bakit level 100 lang sila? Kasi kagaya ng sinabi ko, 20% lang naman ang stats nila na mapupunta sa atin. Stay na lang natin sila sa level 100 kasi pag in-upgrade pa natin sila, mag-i-increase yung cost ng pag-upgrade nila. Yan. So hindi na siya worth it kasi magiging mahal. Kinalaunan pag medyo pinalaki nyo na lang yung level, magiging mahal na yung ano, yung material na kailangan. So sa main mo na lang ilagay kasi 100% ng stats niya is mapupunta sa'yo. So ayun, pagkatapos relation, ito yung mga relation ng spirit na kailangan natin tandaan. Guys, suggestion ko lang, depende sa iba, kanya-kanyang style yan. Kung damage penetration type ka, gawin mo sa spirit mo, kung kumpleto mo na yung relation, mag-broken relation ka. Kagaya na lang itong whale. Whale at saka golem, may combo sila, may relation stat sila na 15% damage penetration. Si pig naman, golem, pig at saka razor, another 15% na damage penetration. So dyan pa lang meron ko ng 30% na damage penetration. Yan yung tinatawag na broken relation. Bakit? Kasi yung complete relation is dapat yung apat, kagaya yan, ilagay mo yung azure para makuha mo yung ignore defense. Yan yung complete relation. Pero ginawa ko, na-broken ko siya para 30% yung damage penetration. Mayroon pang isang combo, tanggalin natin yung whale. Lagay natin ang genie. Dalawang broken relation na 3 relation. Kasi yung whale at golem kanina is dalawa lang sila. Unlike nito kay genie, mayroon siyang 3 relations. Yan. At saka si pig, another 3 relations, still 15%, pero mas malaki yung bigay niya. Kaso mas pinili ko kanina si whale. Bakit? Kasi yung stats ni whale, mayroon siyang bigay na damage penetration na 6%. Si genie naman, wala, hindi maganda. Pero kung pag nakakuha ako ng genie na may mas mataas na damage penetration or equal na damage penetration kagaya ng whale ko, yung genie yung gagamitin ko.
kasi mas mataas yung damage resist at saka damage excellent strike at saka excellency resist at double damage na bigay niya pag ano yung relation na ginamit mo. Pagkatapos yung Heart of Spirit, dito kailangan ito ng material dito siya itaas para mag summon. So yan, summon tayo guys times 10. Ilang materials yung sana makachamba ng orange. Makukuha mo dito is chance lang. Makakuha ka ng purple or orange. Okay na yung purple. Kung wala, blue. Kung wala, green. At least ma-fall mo lahat ng slot doon. Yan. Yan na muna. So, kailangan natin i-upgrade. Kasi dito sa Heart of Spirit, guys, pwede tayong kumuha ng inner stats dito. Meron tayong damage absorb, flee, damage resist na pwede natin pagkuha nandito. Upgrade lang natin siya from 9.98 to 10.14. Upgradeable ng ating inner stats. So, gaya nyan. M attack, hit, attack, life steal, max HP, M def, at saka P def. So yan yung mga hearts ng spirit na kailangan nating mabuo. Kasi yan yung ano eh, yung mga useful stats as much as possible purple. Kung may orange, mas maganda. So, ayun. Napakilala na natin ating mga spirits. So, sa mga bagong subscribers natin dyan, thank you so much sa pag-subscribe. At sa mga bagong viewers naman natin, sana po nakatulong ako sa inyo. Don't forget to subscribe para ma-notify kayo sa ating next video. Sana may natutunan kayo. Yun. Thank you. Thank you guys. Hanggang sa next video naman.